Hey guys, welcome back again sa aking bagong video. So ngayon guys, kasi tapos na yung dalawang jam na kinabit ko kahapon. Ayan. Okay na. Ayan. Kulang na lang is mga konting retouch. So gagawin ko ngayon is ito namang jam na solid. Bali solid po ito na jam kasi sa CR. Kasi yung ilagay nila na door dito or yung pinto is sliding door. Kaya hindi na kailangan ng jam. Kailangan lang i-plane yung cement. Ayan guys, tapos ko na i-layout. May tansi na. Ayan. Kailangan pala guys sa pagtansi is align talaga. Kailangan align yung dalawa. Align, yan. So, kailangan na lang dito basain ng tubig kasi tuyo na ang lublak eh, kasi matagal na din itong hindi pa na napapagawa, kaya basain natin ng maigi para kumapit yung halo na cement. Kailangan talaga basa. Ito na guys, basa ko na lahat. Yan. So may halo na din. Sisimulan ko na itong gawin. Yan, may maliit akong palit. Tapos rondila na may rubber. So ito lang dalawa kailangan kong gamit sa paggawa nito. So unahin dito guys yung mas makapal para mas mauna tumigas. Unahin natin yung makapal. Thank you.
guys, na lagyan ko na yung mga makapal, kaya yan hindi na masyadong makapal. Pero kailangan guys, hindi din biglain yun bang makapal tapos pupunuin mo agad kasi malalaglag lang. Kaya kailangan is tandahan lang para sabay. Okay. Parang manipis na lang yung kulang. Pero ano pa kasi, masyado pang malambot yung halo. Kaya hinihintay ko muna na tumigas ng konti. Tsaka ako na naman sasapawan. Bahay na to guys, wala pa din ceiling. Tinanong kanina nung mayari kung kano yung gagastusin kasi balak din nila itong ipagawa. Sabi ko eh, compute ko muna yung materialis. So, sa kuan ano pala guys, ito guys sa end ng tile sa may pintuan, nilagyan ko ng nosing yung aluminum. Importante talaga yan para hindi mabiyak yung gilid ng tiles. And guys, may mga materialis pa para sa ano yung tiles ng CR. Tile adhesive, tsaka cement.
dito sa overhead guys, kailangan dandaan lang yung paglagay ng halok, kasi kung bibilain mo o bibilisan mo nang masyado ay lalambot yung una mong nilagay na halok. Once na lumambot na yun ay mag-crack at malaglag talaga. Tapos once na malaglag na yan ay mahirap na yan, ano, parang paulit-ulit na lang yan, kasi lagyan mo naman tapos maya-maya laglag na naman. Kaya kailangan talaga ng tamang ano, tamang proseso sa overhead para hindi malaglag, kasi minsan nalaglag yan sa pulo sa mukha mo, hindi mo kasi malaman eh kung kailan lalaglag, lalo na hindi ka nakatingin. Yan, gandahan lang. Guys, okay na, malinis na yan, okay na magkabila na kanto tsaka sa overhead, ayos na din. Iiwan muna namin to guys, kasi nga manamalian pa kami, kasi tanghali na, babalikan naman namin to mamaya. Ito ang sa side, sa loob ng CR guys. Bili lang sa yan.
natin. Ito kasi masyadong natuyo. Sakto lang din itong pagbalik namin mamaya. Mga isang oras. Ayun guys, sakto sa pagbalik namin. May mga konting crack na. So ang gagawin yan guys ay yung mga nag-crack ay rondil na lang. Usan ng tubig. Tapos rondil na. Ganyan. Hindi talaga yan maiiwasan yun na yung cement is mag-crack talaga. Kaya ganyan lang yung pagawa. Pag nagka-crack ay masay ng tubig. Ayan guys, ito na yung natapos na. Ayan. Kulang na lang ito guys sa paglilinis para mawala na yung mga likabok. So hanggang dito na lang yung aking video guys. Salamat sa panonood at pa subscribe na lang at hit niyo na din yung notification bell para ma-update kayo sa iba ko pong mga i-upload na video na mga gaya nito. Thank you guys.